Ngayong December 2022, ano yung mga latest na kailangan nating malaman sa pagpasok dito sa Japan? Alamin natin sa video na to, kaya panoorin natin ito. Hi guys, this is Alan. Welcome back to this channel, Gaijin World. Sa mga bago pa lang papasok dito sa Japan or yung mga magbabalak pa lamang pumasok dito, kapag gumamit ka ng Visit Japan Web, ibig sabihin ay gagamit ka ng fast track para daw mas maging madali ang iyong pagpasok dito sa Japan kung ikaw ay dadaan na sa kanilang mga quarantine procedure at immigration at custom declaration. So tatlo na yung mga sections sa airport na nagre-require ng Visit Japan Web. You can click the fast track button on Visit Japan Web to register your certificates, documents, and have them reviewed in advance. So pag gumamit ka ng Visit Japan Web, ang ibig sabihin niyan, lahat ng mga documents na kailangan mong ipakita sa airport ay pwede mo na siyang i-upload in advance bago ka pa dumating dito sa Japan. So pwede ka na mag-pre-register para mas madali or mas maging smooth yung procedures sa airport ng Japan. If you use Fast Track, the verification procedures for your questionnaire, responses, and COVID test certificate or vaccination certificate can be handled before you enter Japan. Mas maganda na bago ka palang magbiyahe, lahat ng certificates na meron ka, yung vaccination certificates, 3 doses of vaccines, meron kang mapapakitang certificate, sa Visit Japan Web ay pwede mo nang ma-upload yan. Or kung wala kang 3 doses of vaccines, meron kang 72 hours inspection certificate or nagpa-PCR test ka, yung certificate na yun, pwede mo rin yang i-upload sa Visit Japan Web para ma-review na rin yan ng mga quarantine officers bago pa man dumating dito sa Japan. So, paano ka gagamit ng Visit Japan Web? Paano ka magsisimula? So, puntahan nyo lamang yung link sa description box ng video na to, yung Visit Japan Web link. Pag nandun na kayo sa website na yon, in order to use the service, yung service na tinatawag niya dito is yung service na pinoprovide ng Visit Japan Web, please create an account from sign up for a new account on the login page. Creating an account requires a valid email address. So, madali lang naman yung proseso na to at nagawa ko na to sa aming mga previous videos, kaya panoorin nyo na lang yon at lalagay ko din sa description box. So, kapag ikaw ay gagamit na ng fast track, ano ba yung mga dapat mong gawin kapag ikaw ay magre-ready na para bumiyahe dito? Ano mga dapat mong gawin kung ikaw ay mag-pre-register gamit ang fast track Visit Japan Web? So, kailangan mo ng computer or device with internet access. So, pwede mong gamitin ito sa iyong smartphone or pwede ka rin gumamit or ma-access ang Visit Japan Web sa computer. Kailangan mo din ng inyong passport, either of the following, yung vaccination certificate or yung vax cert galing sa Philippines, or nagpa-test ka ba or nagpa-PCR test ka ba, ayan, so inspection certificate within 72 hours of departure. Yan ang mga bagay na kailangan mong i-upload sa Visit Japan Web. So, ito yung Visit Japan Web. Kung hindi ka pa nakapunta sa Visit Japan Web, ito yung website nila. Online service ito for quarantine, immigration, and custom procedures. So, tatlong sangay yan na nasa airport ng Japan na kailangan mong magpakita ng mga QR code. Kasi kapag ikaw ay nakapag-register na sa Visit Japan Web, ay mag-generate ka ng mga QR codes doon for quarantine, for immigration, and for custom declaration. So, sa step 1, kailangan mong mag-tap ng fast track button. So, pag-tap quarantine procedure, ay mag-start ka ng mag-register sa Visit Japan Web. Then, sa step 2, ay i-re-register nyo na yung inyong mga details, gagamit ka na ng mga questionnaire, register your passport, and submit your vaccination certificate or COVID test certificate for a test taken less than 72 hours before your flight departure. So, merong options doon kung ano yung gusto mong i-submit, vaccine certificate ba or 72 hours inspection certificate sa step 2. Sa step 3 ay i-review na yung mga documents na sinubmit mo sa Visit Japan Web. Review process: after documentation review at our center is complete, the screen will change to blue. So itong mga changes ng kulay, depende ito sa process or sa reviewing process ng iyong mga sinubmit na document. So sa quarantine, nagiging blue, nagiging yellow, or nagiging red yan, depende nga sa status ng mga in-upload mong documents. If you have applied at least 6 hours prior to your flight's scheduled arrival time, our review will be completed before you arrive. So may mga nagtatanong sa atin, ano bang best time para mag-upload ng kanilang mga documents kung sila ay papasok dito sa Japan? So lagi ko sinasabi, dahil Visit Japan Web na nga ito, kahit 2 weeks before your intended flight ay pwede ka na mag-register. Minimum na siguro or pinaka-least na magre-register ka ay at least 6 hours prior your flight's schedule. So ito yung mga bagong tanong, no? So may tanong dito, what do the different colors of fast track screen mean? So gaya ng binanggit ko kanina, nag-iiba-iba ang kulay ng fast track colors or yung fast track QR codes, depende yan dun sa mga in-upload mong documents.
documents. So yung red bar, pre-registration has not been completed. Pag naging red yung nakikita ninyo sa Visit Japan web na screen, ibig sabihin meron ka mga hindi na-submit na tama, nakapag-upload ka man pero hindi siya readable, hindi siya na-review na maayos, kaya naging red yung status ng QR code. Then sa yellow bar naman, the following applies. So merong mga different scenarios sa yellow bar. Pwede daw na will not submit was selected regarding a vaccination certificate. So ibig sabihin, kung na-click mo yung will not submit sa pag-submit ng vaccination certificate, magiging yellow bar daw yung status ng iyong Visit Japan web. Kung na-click mo naman daw yung no, was selected regarding the test certificate, COVID test taken less than 72 hours before departure, magiging yellow bar din yung iyong status ng Visit Japan web. This means that you will have to show a paper or other version at the time of entry to Japan. So manually, ipapakita mo na lang yung iyong mga documents sa quarantine officer pagdating dito. And syempre, yung blue bar, magiging blue yan kung all pre-registration and review procedures have been completed. So, ibig sabihin na verify ng quarantine officers yung mga in-upload mo at wala namang problema, kaya magiging blue bar yung status niyan. So, kailan ba mangyayari? Kailan mga lalaman? Kailan magiging blue yung status ng yung Visit Japan web? Kung mas maaga mo siyang na-upload, at least 2 weeks, siguro it will take time. It will take few days bago maging blue. Pero, kung at least 6 hours prior your departure flight, ay gaya nga sinabi kanina, if you have applied at least 6 hours prior to your flight's scheduled arrival, our review will be completed before you arrive. So, yun yung magiging status. So, another question, if you have registered incorrect information during pre-registration, can I correct it? So, sa mga nagkamali ng registration, pwede mo pa rin ba siyang ma-edit? Pwede mo bang balikan? So, sabi dito, the following explains the situation for changing your questionnaire web responses. Kasi yung questionnaire web ay isa sa mga kailangan yung sagutan sa Visit Japan web. So, incorporated itong questionnaire web doon sa Visit Japan web. If you are using Visit Japan web, if your status is indicated as under review, at any time you can revise the information you entered. So kapag may status daw na under review, nakapag-submit ka na then under review, pwede mo pa rin daw mabago yung mga ni-register mong information sa Visit Japan web. Pero kung if your status is indicated as review complete, you cannot revise the information you entered. If you wish to make revisions, please create a new schedule for entry, return to Japan, and start fresh with your registration for quarantine procedures. So, uulit ka na naman ng registration, gagawa ka lang ng bagong schedule sa Visit Japan web. So, sa mga gumagamit pa rin ng MySOS, if you are using MySOS, you cannot revise the information you entered. Please create a Visit Japan web account, then create a schedule for entry return to Japan, and start a new registration for quarantine procedures or fast track. So, sa ngayon, Visit Japan web na yung gagamitin natin, kaya kung nagkamali ka man sa paggamit ng MySOS, sa Visit Japan web ka na mag-register. Yan. So, I hope nakatulong itong video sa inyo. Kung nakatulong itong video sa inyo, please like this video, mag-comment na din kayo, at i-share nyo na rin ito sa mga nagtatanong kung ano ba yung mga dapat nilang gawin kung sila ay mag-travel dito sa Japan. So, importante yung Visit Japan web na yan. Kaya, panoorin yung mga videos namin related sa Visit Japan web. Puntaan nyo rin ang aming mga playlist dahil marami kaming playlist dyan na makakatulong sa inyong pamumuhay dito sa Japan. Like, share, and subscribe. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo yung notification bell para lagi kang updated sa aming mga susunod pang i-upload ng mga videos at sa ibang mga topics pa namin related sa pamumuhay dito sa Japan. Puntahan nyo ang aming YouTube homepage at click nyo yung playlist dahil sabi ko nga, maraming mga playlist dyan na pwedeng makatulong sa inyo kapag kayo'y nandito na sa Japan o kahit nasa ibang bansa kayo, katulad ng investments, naggagawa kami ng mga videos na katulad nun. Thank you so much again for watching. This is Alan. At abangan nyo pa yung aming mga susunod na videos. At huwag nyo kalimutang i-check yung mga videos na lalabas dito ngayon sa screen. Bye guys!